Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong sa GDAS ng RPSB 11 sa kanilang nasasakupan. Narito po. Nakaaantig ng puso ang paghahatid tulong at kabutihang loob para sa mga mahihirap nating mamamayan na nasa liblib na lugar. Ito ang ginagawa ng Revitalized Police sa Barangay Cluster 11 o RPSB Tibagon, Pantukan na pinamumunuan ni Police Lieutenant Jeanette Pagulong sa kanilang istasyon na matatagpuan sa Barangay Magnaga, Pantukan, Davao de Oro ng Police Regional Office 11. Mula sa mga proyektong kinakailangan sa mga liblib na komunidad tulad ng pamimigay ng gamot, pagkain, relief packs hanggang sa libreng pabinyag at kasalang bayan ay kanilang isinasagawa upang makapaghatid ng tulong ang pulisya sa mga kababayan nating nangangailangan ngayong panahon ng pandemya. Actually, marami ng mabubuting nagagawa ang Revitalized Police sa barangay sa ating community, lalong-lalo na sa areas na nasasakupan ng Revitalized Police sa Barangay Cluster 11. Ito ay ang mga barangay ng Tibagon, barangay ng Magnaga, barangay Kingking, at saka barangay Naknapan. Ito ay na matatagpuan sa Pantukan, Davao de Oro. Samantala, nasasakupan ng Revitalized Police sa Barangay Cluster 11 ang apat na barangay na ito: Barangay Magnaga, Barangay Tibagon, Barangay Kingking at Barangay Pantukan na mga kinukonsiderang geographically isolated and disadvantaged areas o GDAS barangay. Isa sa mga naibigay namin na mabubuting gawa, matawag namin mabubuting gawa ay yung pagbibigay ng mga essential medicines doon sa mga liblib na lugar o mga sitio ng mga barangay na ito. Nabibigay din kami ng mga food packs doon sa mga IP, mga indigenous people na natin, doon sa mga sitio na yun. Walong pares naman ang kanilang natulungang maipakasal ng libre sa kanilang isinagawang kasalang bayan. Samantalang 77 benepisyaryo ang kanila pa rin natulungan na umaasa rin sa kanila upang magkaroon ng birth certificate na isang importanteng requirement bilang isang mamamayan. Isa rin sa napakagandang nagagawa ng RPSB Cluster 11 ang pagtulong sa mga pamilya na walang kakayahang makapagpatayo kahit ng payak na tahanan. Tumutulong ang RPSB na makapagpatayo sila ng kahit bahay kubo na kanilang titirahan. Meron din kaming programa na tinatawag namin na Mugna Payag, yung pinapatayuan namin ng bahay or payag ang tinatawag sa Bisaya, yung mga walang kakayahan na magtayo ng kanilang bahay. Not totally bahay talaga. Basta yung bahay, parang bahay kubo lang, yung kaya lang din ng RPSB Cluster 11. Pinapurihan naman ang ama ng pambansang pulisya na si Police General Guillermo Lorenzo Eleazar ang buong Revitalized Police sa barangay. Aniya, sa kaunting buwan at panahon nitong Revitalized Police sa barangay o RPSB ay nakita natin ang pag-asa na talagang magkakaroon ng tulungan at magkakaroon ng katotohanang kaunlaran sa ating kanayunan. At nito lamang September 8, kanilang isinagawa ang construction ng footpath para sa mga mag-aaral ng Parasan Integrated School at Sapang Lubog, Barangay Tibagon, Pantukan, Davao de Oro. Layunin ng munting proyektong ito ng RPSB Cluster 11 na maproteksyonan ng mga batang mag-aaral kontra COVID-19. Nasamburang isip nila ay dapat silang mamulat sa pagsunod sa health protocols na kailangan ngayong naharap tayo sa banta ng pandemya. Sa munti, ngunit praktikal na proyektong ito ay mas na ipararamdam ng ating pulisya ang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanilang komunidad, kabilang ang malalayong eskwelahan. Pinangunahan pa rin ito ni Police Lieutenant Janet Capugon. Nito namang September 7, bumisita naman sina Police Lieutenant Pagulong, team leader ng RPSB Cluster 11, kay First Lieutenant Danjo Lagula, ang commanding officer ng 66th Infantry Brigade, upang pag-usapan ang planong proyekto at programang pangkomunidad tulad ng pagkakaroon ng livelihood program para sa mga taga-sityo na mapagkukunan ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan
Ang nasabing proyekto ay para sa Sitio Camarin, Sitio Lusang, Sitio Piasusuan at Barangay Napnapan, Pantukan. Nakapagpagawa din kami ng tailoring shop para doon sa mga Sapang Lubog Women's Association as a form of livelihood program. September 6 naman ang proyektong patubig para sa mga residente ng Sitio Piasusuan, Puting Sayaw, Pulang Lupa, Buringgot, Diatpalo at Post 4 ng Barangay Napnapan, Pantukan, Davao de Oro sa kanilang pangangailangan sa patubig o irigasyon na napakahalaga para sa mga magsasaka ng sitio. Sabi nga, ang tubig ay buhay at napakahalaga nito para sa mga taga-Kanayunan. Sa pinaplanong nasabing pagpapatayo ng water reservoir ay pagtutulungan nito ng RPSB kasama si Raul Dion, Diat Small Scale Mining Cooperative Inspector Vicente Perez, Purok Chairman at mga residente ng Purok 32, Sitio Iskagit, Lusang, Barangay Napnakan, Pantukan, Davao de Oro na base sa isinagawang survey at muli sa pamumuno ni Police Lieutenant Jeanette Pagulong. Nakapag-create din ng mga people's organization ang Revitalized Police sa Barangay Cluster 11 tulad ng Camarin Farmers EO70 Farmers Association na nabigyan ng worth 300,000 pesos coming from DSWD at may project sila na kini-create din na general merchandise. At isa din na livelihood program na na-create namin dito sa Sapanglubog yung ginger production para din sa Sapanglubog Farmers Association. Galing din ito sa DSWD na may halagang 300,000 pesos din. Walang patid ang pagtulong ng Revitalized Police sa Barangay Cluster 11 sa kanilang mabubuting gawa ng pagpapakain at palugaw. Sa katunayan, meron silang buwa ng feeding program sa kanilang kanayunan. Sometimes may palugaw kami or arroz caldo, spaghetti, at nagbibigay din kami sa mga households na mga food packs. Every households binibigyan namin ng food packs kasi during this pandemic, kailangan talaga nila ng food on their table. Ilan lamang ang mga programa at proyektong ito na handog ng RPSB Cluster 11 sa kanilang mga nasasakupang liblib na komunidad sa Davao de Oro. At dahil sa kanilang ipinamamalas na pagmamahal at pagmamalasakit ay naitatanim sa puso ng mga mamamayan dito ang kabutihan ng ating mga pulis. At naway hindi na muling maligaw ng landas ang ilan sa ating mga taga-sitio na nandirito na dating infiltrated ng mga komunista kung saan dating umiiral ang insurgency. Ginawa namin ito. First, we conducted needs assessment survey. Every barangay, pinupuntahan talaga namin at inaalam namin kung ano yung mga issues and concerns ng every barangay, ng every mamamayan doon. Especially, nag-focus kami kami sa mga sitios. Doon sa mga tinatawag nating geographically isolated and disadvantaged areas. Pasasalamat naman ang nais ipahatid ni Police Lieutenant Jeanette Pagulong sa kanilang mga nakatuwang sa dakilang layuning ito ng RPSB Cluster 11. We're very lucky yung team ko dahil yung LGU Pantukan headed by Honorable Mayor Roberto M. Lugo is very supportive sa lahat ng programa ng Cluster 11 team. At saka lahat noon sa patubig namin, sila yung nagbibigay sa kasalan, sa binyagan, sinusuportahan talaga kami. Isa din yung lugod or very supportive sa Revitalized Police sa barangay ng Cluster 11 is yung provincial government ng Davao de Oro headed by our provincial governor J.V. Tyrone Uy. Lahat ng programa namin, especially yung mga kasalan, binyagan, at lahat-lahat ng programs ng Cluster 11 is sinusuportahan talaga. And also, yung mga stakeholders namin na
from private sector. Dito sa Pantukan, maraming mga stakeholders na palaging always support the program of the Revitalized Police sa Barangay Cluster 11. Ilang mamamayan na dating naligaw ng landas ang sumurander na at ngayon ay nagbabalik loob sa ating pamahalaan dahil sa mabubuting gawa ng RPSB Cluster 11 sa kanilang lugar. We win the hearts and minds of the community na kuha namin yung kumpiyansa at tiwala ng mga mamamayan. Katunayan dito is may 6 na tayong mga surrendery. They voluntarily surrender to the RPSB Cluster 11 and na tinutulungan din ng team para ma-process yung e-clip na assistance coming from the government. Ito ay ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program. At 2 sa 6 na ito nakatanggap na ng 65,000 pesos galing sa Philippine government to start a new living. Patuloy naman sa kanyang tagubilin si Police Lieutenant Janet Pagulong sa kanyang mga kasamahang pulis sa Barangay Cluster 11 o RPSB Tibagon Pantukan sa paggawa ng mabuti para sa kapwa. Ay ipagpatuloy lang namin yung aming nasimulan na mga programa at masigasig naming gampanan yung mga pisinong paa naming kumpulin upang maibalik ang tiwala at kumpiyansa ng mga mamamayan sa Philippine National Police at matuldukan ang insurgency sa ating bansa. Sumasaludo ang police at your service sa inyong mga dakilang programa at proyekto, RPSB Cluster 11 o RPSB Tibagon Pantukan para sa mga kababayan nating nasa liblib na lugar o mga sitio ng Davao de Oro. Naway ipagpatuloy po ninyo at pamarisa ng iba pang RPSB clusters ng bansa. Mabuhay po kayong lahat dyan! Tanan no, dako jud kayo oo. Pasalamat sa mga nagtabang ani para mahigayon lang gyud amo ang youth camp. Tungod kay gitagaan gyud nila importansya ang mga taga Bukid. Dili lang ang taga Ubos, gi priority pod nila ang taga Bukid aron mahimo ming ehemplo sa lain na pod nga mga kabatan-unan. Ako. Ang pag-asa ng bayan.